Ayan, good day mga ka-technician. Ayan. So, ipapakita natin ngayon yung isang subwoofer. Actually, matagal na ito dito. Ngayon ko lang ulit natutukan. Pero na-check ko na yung problema nito. So, mapapansin nyo yan, tumutunog siya. And ang nagiging problema niya, katulad nito, ayan, tumutunog siya. Kapag sinwitch off natin siya, ayan, so naka-standby mode tayo, o naka-off siya. Pag binalik natin sa on, hindi na siya nabubuhay or hindi na nagsasounds. Ayan, wala na. So maaaring mga ilang araw ulit bago siya tumunog. Or minsan naman, sandali lang, bumabalik ulit siya. Ayan, wala na siya. Ayaw na. Yan. So ito yung naging problema niya sa loob. Actually, medyo simple lang naman ito gawin. Kasi ito yung problema na kapag nag-i-electronics kayo, parang ito yung pinaka-basic na pinag-aaralan. O ito yung mga basic project. Yung amplifier. Yan, power supply, amplifier. Yan, yun yung mga nag-i-start sa pag-gagawa o pag-i-electronics. Ito yung pinaka-basic na ginagawa. Yung audio. Yan. Okay. So, ayan ha. Mapapansin nyo, hindi na siya nabuhay. Yan. So, kanina tumutunog siya. Ngayon, ayaw na. Nawala na siya. So, ito yung titingnan natin or papakita ko sa inyo kung ano yung naging problema sa loob. Medyo magandang klase na subwoofer to and high-end. Medyo high-end product na siya. Medyo mahal na ng konti. Ayan. So, okay. So, bubuksan ko lang muna yung unit. Ayan, may cover pa pala ito. So ayan, nakikita nyo yung loob, parang ganito lang kasimple yung laman. So mono amplifier lang siya and yung preamp, yung control natin. Yan, yung pinaka preamp. Okay. So ayan. Ito yung pinaka main power supply niya. And napansin ko dito, gumamit siya ng dalawang klaseng power supply. Ito yung isa. Ayan. So may power supply siya dito. And meron siyang main power supply. Ayan. So ito yung standby power supply niya. Kaya kung mapapansin nyo kanina, nung ini-off ko siya, may standby na red siya dito. So ito yun, meron siyang standby power supply. Ito. Ayan. And ito yung isa, yung pinaka main power supply niya. Okay. So ang nagiging problema niya, yung sounds niya ay nawawala. Ayan, teka, ikakat ko muna siguro ito dahil hindi ko matanggal. Ayan, okay. So, tinanggal ko muna. Binunot ko muna siya para ma-check natin. Ayan. So, nawawala ang sounds. So, sa ganito, katulad nito kasi dual ang power supply na ginamit. So, may supply siya na isa. And ito yung isang main supply ng amplifier. Ayan. So, common lang ito doon sa mga amplifier, sa mga high-end product na ampli. Gumagamit talaga sila ng standby power supply. Pero doon sa mga medyo yung ibang subwoofer, isang power supply lang ang ginagamit. Ayan, ito gumamit siya ng dalawa na naka-standby yung isa.
Okay. So, ang nawawala sa kanya yung audio. Tingnan natin uling. Subukan natin i-check. Yan. Teka. Tanggalin ko na itong isang power. Yan. So, ito yung isang power supply. Oh. Yung standby. And ito yung pinaka supply ng pinaka amplifier natin. Okay? Subukan ko lang uling paandarin. Balutan natin. So, ikabit ko si speaker. Yan. So, naka-on siya. Yung DVD, naka-play. Yun. Walang audio. Okay. So, walang audio. Yan. So, sa ganito, unang yung i-check siguro dahil nawawala yung... Okay naman yung power niya. Kasi yun, makikita niya indicator naka-green. Pero, wala siyang sounds. Okay. So, i-off ko muna. So, una nating i-check yung power supply. Ayan. So, ito yung standby. Good ang standby natin dahil nag-on. And ito yung isang power supply niya, yung main ampli. So, i-check natin muna ang supply ng ating amplifier. Ayan. So, ito, hindi naman siya regulated. So, unregulated power supply lang yung ating amplifier. So, dito na tayo mag-check sa pinaka main filter ng capacitor. I-on ko. Yung. DC. Kita. Ayan. So, wala tayong nakukuhang supply dito. Mababa. Ayan o. Ayan. So, walang supply na ini-out itong ating pinaka-supply ng main amplifier natin o pinaka-supply ng amplifier. Ayan. So, kung mapapansin nyo, dalawa yung power supply na ginamit niya. And yung laman sa loob, gumamit siya ng isang relay. Yun o. Ito. Yung relay na ito, para mag-switch on yung power supply na ito. Yung pinaka-main power supply. Ayan. So, susubukan natin kasi wala siyang ini-out. Subukan muna natin i-check yung... Yan, para hindi lumapad. Yung. So, punta tayo sa AC. Ito yung AC out dapat niya na papasok dito sa transformer. Ayan o, wala. And doon sa relay, ayan o, meron siya dito. Pero pag tawid niya doon sa switching ng relay, wala na siya. Ayan, dito siya meron. Pag tawid niya doon sa relay, wala. So, ibig sabihin, nagsuswitch si relay, yan, makikita natin kung nagsuswitch si relay. Kung may supply tayo sa relay. Ayan. So, may 36 volts. Mataas yung supply niya. 36 yung nasukat natin, o. Oh. Diyan, o. Oh. So, yung relay niya, sira. Ito. Yan. Subukan natin i-direkta o i-switch yung relay. Teka, tatanggalin ko muna itong relay.
Yan. So yung relay niya is 24 volts. Ito yung ginamit. Yan. 24 volts yung relay nito. Okay. So sa ganito naman, actually meron naman isang solusyon na pwede kayong gawin. Pwede nyong i-bypass kasi ang kulang lang naman ninyo is yung supply papasok dito. Yung AC dumando sa switching ng relay. Ito yan, oh. So kung i-check nyo, pwede nyo siyang i-short. Pero kung gusto nyo, pwede nyo rin siyang ayan, kung testing lang or pwedeng pang sa pangmatagalan na, pwede nyong pag-short lang itong line na ito, yung dalawa. Yung AC para magkaroon lang ng supply na AC, itong transformer. Ayan, para magkaroon ng supply yung pinaka main amplifier natin o yung amplifier natin. Ayan, so gumamit siya ng relay. Ito, para dun sa auto or para dun sa switching. So ibabalik natin yung original niya na pagkakadesign. Ayan. So ang problema natin kasi medyo mataas ang supply na nilalabas dito dahil unregulated din siya. So pumapalo siya ng 36. And yung aking relay na available, wala akong 24 volts. So ang available ko ay 12 volts yata. Okay, tingnan ko lang. Ayan. So wala akong available. Pareha siya ng ampere. Pero 12 volts ang aking relay. Kaya magkaiba siya ng kulay. Ito 12, ito 24. Ayan. So gagawa na lang natin ng paraan ito. Pwede naman natin gawa ng supply na panibago. So dahil 12 ito, gagamit ako ng regulator. Ito, yung 7812 natin. So idadrop natin yung supply para maging 12 volts yung papasok dun sa relay. Yan, para makagamit tayo ng ganito. So, wala akong available nito. Yung 24. So, pwede naman natin gawin to. Kaya lang, gagamit tayo ng isang regulator. Okay, so ikakabit ko lang muna. Teka, gagawin ko muna ang power supply natin. Teka, tututukan ko lang ng ilaw. Medyo malabo na yung aking paningin. Ayun. So gumamit siya ng isang resistor. Ayan. Papasok doon sa relay. So ito yung positive ng relay. Ito yung negative. Dahil doon sa diode. Ayan. So hindi yata gaano makikita. Ayan. So, ito yung supply niya. Ayan. Yun. Galing dun sa capacitor. So, secondary na siya. So, ang ginamit niya ay 12012. Tama ba ako? 12 ba ito? Yup. Ay, okay. So, 20. 20020 ang ginamit niyang supply. Ayan. So 20 volts. Ang problema natin kasi hindi ko magagamit yung relay kung hindi ko i-reduce yung voltage. So dapat 12 volts lang siya. Ayan. So ang gagawin ko, yung supply na papasok doon sa relay na main o yung positive, ikakat ko dito yung, so tatanggalin ko yung resistor na ito. Ito yung resistor, so ito yung supply. Ewan ko makikita yan. Yan, so dito siya kumuha ng supply sa 24, papasok dun sa positive ng relay. So gumamit siya ng isang resistor. Yun.
So tatanggalin ko na tong resistor na ito. Yun. So, pwede pala siyang i-cut na lang. Okay. So, i-cut ko na lang siya dito para gagamit din ako ng isang resistor. Ito. So, kakatingin ko na lang itong sa may paan ng resistor na ito para dito ko itatapping yung DC natin. Yun. Okay. So, i-cut ko lang ito saglit. Ayan, so ikinat ko na yung supply na ito papunta doon sa relay. Kasi yung ginamit kasi nilang power supply papunta doon sa relay unregulated. So 24 volts yung relay natin and yung supply na pumasok doon sa relay natin 24 volts din. Kaya lang unregulated siya. Papasok dito. Kaya ang nagiging problema niya katulad nito, unregulated. So, 24 lang ito. So, tumataas siya. Kanina, isukat natin, umabot ng 36. Dahil unregulated supply siya. So, pumalo siya ng 36. Kaya nasisira yung relay na ito. Ayan. So, ang gagawin natin ngayon, para hindi bumigay yung coil o yung ating relay. Ayan. So, ang ginawa ko, ikinat ko ito. Gagamit ako ng 7812 para regulated yung pasok dun sa ating relay na ito. Ayan. Okay. Kakabit ko lang muna ito. Tama ba ito? 7812. Okay. Tama. Okay. So, yung supply, dito niya pala kinuha sa isang capacitor yung nasa taas. Ito. So, dito niya kinuha yung positive. Ito yung positive niya. Dito niya kinuha. And ito yung negative niya. Ito yung capacitor na nasa unahan. So, positive. Ito yung negative. Ito yung positive. So, dito tayo kukuha ngayon. Yan. So, negative. Positive ito. Okay. Hindi siya dito kumuha sa kabila. Dito. Ito. Ito yung papunta dito sa supply na to. Yan. Okay. So, babaguhin ko yung tapping. Negative. Okay. So, paganito yung tapping natin. Para maging 12 volts siya. Yan. Okay. So, try kong sukatan ang supply. Ayan, yung 12 volts natin. Okay, so medyo maliwanag na to, 12 volts. So dito ako kukuha ng ground ngayon sa paan ng relay. Yun. So may 12 volts tayo. Kita yan? Yan. Ito, ito yan. Yung paa. So ito yung 12 volts. Ito, yung nasa... So dito na ako kumuha ng negative sa switching ng relay natin. Yan. 12. Okay. So, itatap ko na lang ngayon siya dito. Dahil kinat ko yung resistor. So, yung paa na ito, ito yung magiging supply ng ating relay. So, dahil kinat ko yung resistor, dito ko siya itatap. Yan. Okay. So, lalagyan na lang natin ng wire. Wire dito. Thank you.
So ayan, kinuha ko yung paanong 12 volts, yung pinaka-out natin. And itatap ko dito sa supply na papunta sa relay. Yun. Okay. So magtataka kayo kasi dito ko itinap, ito yung supply. So dumaan lang siya ng isang resistor yun, no? So ginamit ko rin yung resistor. Papunta lang dun. Yun, no? Ito resistor na ito, papunta dun sa positive niya. Okay, ngayon susukatan natin ang supply kung may 12 volts siya doon. Yun, meron siya. Subukan natin i-off kung gumagana ang switching. Sino ba yun? Yun. Ayan, so ini-off ko muna siya. Yun, makikita nyo naka-red. Tingnan natin kung nag-switch. Yan, nawala na. Gamitan natin ang analog para madaling makita. Ito yung supply ng relay. Resistance pa, ha? Yun. Ayan. So, kita nyo zero. And, i-on ko. Yun, no? Pumalo. I-off ko siya. Yun. Yan. Naka-auto. On. Off. Okay. So, good na yung ating supply papunta dun sa relay. So, ikakabit ko na ngayon yung relay natin. Yun. Kabit ko lang to kasi naputol yung isang wire. Okay. Ayan. Kabit na. So, try ko lang kung aandar. Yun. Tumunog na. Ayan. Okay. So, i-on ko. Yan. So, okay na yung unit natin. Okay. So, i-assemble ko na lang ito mamaya. Yan. So, ito madali lang naman. Actually, madali lang. Ganun ko muna yung ilaw ko. Para gumanda yung picture natin. Yan. Okay, so dilayo ko lang yung ilaw. Sumobra ang layo. Ayan. So makikita nyo kasi yung ginawa natin,
hindi ako gumamit, hindi ko ginamit yung original na relay niya. Ito, yung 24 volts na relay. So, ang ginamit kong relay, 12 volts. Ayan. So, kasi yung supply niya, unregulated, yun yung isang nagiging dahilan kung bakit sinisira niya yung relay. Ayan. So, isang caution, isang dahilan. So, ayan. So, mapapansin nyo, simple lang naman and subwoofer lang naman. Kumbaga, pag nakita ito ng mga veterans tech natin, eh, mani-mani, baka sabihin naman yan, subwoofer lang, pinakita pa natin, ibinlag pa natin. So, para lang ito doon sa mga newbie, new technician, yung mga bagong nag-uumpisa. So, sa mga bagong nag-uumpisa na technician, ang pinaka-importante, hindi yung masabing technician dahil nakagawa ka ng isang unit, eh, tatawagin mo sarili mong technician. So, dapat mag-aral kayo ng basic electronics para masundan nyo. So, katulad nitong ginawa ko, kung wala kang basic electronics, hindi nyo ito masusundan. Yan, hindi nyo naman pwedeng gayahin or DIY kasi hindi naman lahat ng modelo is pare-parehas. So, ang ibig ko lang ipakahulugan, ibig ko lang sabihin, yung ginawa namin is conversion na. Dahil kung marunong ka sa electronics, alam mo yung flow ng power supply, alam mo kung ano yung papasok siya dito, kung ilang volts. So, ang katulad dito, 24 siya, pinaltan ko siya ng 12, inireduce ko siya gamit ang regulator na 7812. Yun. So, nag-reduce ang voltage niya, naging 12 volts siya. So, pwede kong gamitin yung 12 volts relay. Ayan. Ngayon, kung wala kang basic electronics, papalitan mo lang talaga siya ng katulad nito. Dahil yun yung nakita nyo sa YouTube, pinalitan ko lang. Okay. So, kung palitan ko ito, dahil walang sounds yung ating subwoofer, hindi nyo naman alam na ang problema nyo pala ay power supply or yung relay nyo, eh hindi nyo rin mapapagana. Kasi hindi nyo naman alam ang flow ng power supply. AC, DC, kung paano i-check yung mga spare parts, kung ano yung supply requirements, yun yung importante sa basic. Yan. So, pag alam nyo na yung basic, madaling sundan yung gagawin. Kumbaga, itong ganitong ampli, sabi nga nila, dun sa mga veterans tech, mani-mani na lang. Ayan. So, simple lang gawin. Simple, tapos, ano ba yun? Madali lang gawin, pero, mahal ang singil ng technician. Ayan. So, yun nga yung sinasabi ko, yung binabayaran sa ating mga technician, hindi yung speed or yung bilis, yung skill natin. Ayan. So, ipakita nyo sa customer ito, yung sinasabi nilang tectomer daw ng ating mga kapwa technician na nagtatampo sa atin. So, kahit ipakita nyo yung ginawa namin, mahirap ang sundan kung walang basic electronics. Yun, yung sinasabi natin. So, katulad natin, yung mga technician, nag-aral tayo ng electronics, alam natin ang flow ng supply, eh, magagawa natin. So, katulad yung subwoofer na yan, so, actually, dalawa to eh. Yung isa ay tanggal na ang power supply bago dinala sa akin. So, sabi ni rewind pero hindi naman na-rewind yung transformer. Pinabit ko, nag-okay na ulit. May putol lang na isang linya. Yun. So, dumaan na sa tectomer. Okay. Pero dinala pa rin sa atin kasi ang gusto ng customer, kami ang gagawa or technician talaga ang gagawa. Ayan. So, kahit i-chinek niya yun, tinanggal yung transformer, hindi naman nila naginawa, dinala pa rin sa amin. Ayan. So, sa ganito, syempre, may quotation tayo bago natin ibigay sa customer o gawin. And may presyo tayo. Kasi yung babayaran sa atin, yung sinasabi ko nga, skill ang binabayaran o yung talent natin. Kasi kahit na ilabas natin ang ilabas sa video ito o sa YouTube, kung wala namang basic electronics, hindi rin ito masusundan. Mahirap. Ayan, so simpleng conversion lang ng power supply. 24, i-reduce natin sa 12 para magamit natin yung relay. Okay, kumuha lang tayo ng supply dun sa 24 volts. Tinap natin dun. Ayan, okay na. Gumana na. So assemble ko na lang and babalik ako kayo pag na-assemble na. Okay?
Okay, so i-try natin. Yan, naka-assemble na. Volume. Yun. Ayan, off natin. So yung problema niya kanina, pag ini-off natin, tapos ibinalik natin sa on, hindi na siya nabubuhay. So ayan, napansin nyo, okay na siya. Ayan, off natin. Yo! Okay na! Ayan, so ang naging problema sa kanya, ulitin lang ulit natin, yung relay niya. So 24 volts yung relay, pinalitan ko siya ng 12 volts relay and i-convert na lang natin yung supply niya. Ayun. So, ganun ka-importante ang basic electronics kasi kung wala tayong basic, hindi natin ito masusundan. Yan. Kasi importante alam natin yung voltage requirements, saan ba gagamitin, and katulad nito, pwede pala siyang i-convert. Ayan. So, okay na ito. Yun. Sumasabog na. Okay, ayos.